ang bagong kinabuhi kang Kristo. Amen. A new life with Jesus. Amen. Bagong buhay po sa ating Panginoon. Maraming katanungan ang tao. Ako mismo, nung hindi pa kilala ang Diyos, marami akong tanong eh. Minsan po, may mga tao po nagtatanong ng, mababago pa ba ang buhay ko? Mababago pa ba yung bulok kong buhay? Ang masama kong buhay? Ang buhay na punong-puno ng kasalanan? Ang buhay na punong-puno ng galit? No? Ng yung pagkainis? Tapos yung buhay na merong misunderstanding? Buhay na punong-puno ng away? No? Yung bang buhay na hindi mo makikita ang presensya ng ating Panginoon? May pag-asa pa ba yun, Sister Ems? Of course, may pag-asa. Parang sa new life din natin, di ba? Parang dumating yung time na sinasabi ko, magbabago pa kaya ang buhay namin? Magbabago pa kaya si Sister Emma? Akala ko si Brother Vic. Of course, si Brother Vic din. Yun nga po eh. Sa totoo, minsan nung lumambuhay natin, Sister Ems, di ba? Marami naman tayong ginagawa nun eh. Para maging maganda ang buhay. Sa totoo lang na magbuo tayo ng pamilya natin, maghanap buhay tayo ng maayos, marangal, no? Yung walang halong kalukuhan, no? Kailan po we are front to the ano eh, yung tukso sa ng mundo. Kasi po nandito tayo sa mundo. Amen. Kaya ang ano natin, ang mundo talagang laging mayroong mga temptasyon, which is in our old life, hindi natin napupuna yon. Yes. Bakit? Kasi akala po natin it's a norm. Masarap kasi. Saka normal eh. Doon pa-comfortable. Yeah, sa comfortable, yun ang kalakaran ng mundo. Amen. Yun yung nakikita natin, yun yung uso, especially po ngayon, may social media na. Kung ano yung nakikita natin sa social media, yun na din na-adapt natin eh. Dinidictate sa yes. Atin. Nagdidictate ang social media sa atin. Kaya nga sabi ng isang pare, kailangan maging mapanuri din tayo. Ibig sabihin yung panuri, kailangan mapag-obserba rin tayo. Tama ba o mali yung ating natataranggap sa social media? Ito ba ay kapupulutan ng aral? Ito ba ay kapaki-pakinabang sa aking sarili, sa aking pamilya, sa aking kapwa? So, yun yung isang bagay na tayo ay namubuhay pa rin dito sa mundo. Kaya alam naman natin ang mundo, napakarami. Sa totoo lang, ang mundo po hindi masama. Kasi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Mahal niya ang mundo. Kaya alam po, may kalakaran sa mundo na meron tumutukso. Ito yung kasamaan. Ito yung Satanas. Ito yung evil spirit na gumagala, no? Para po ang bawat sa atin makaptive. Para hindi tayo magkaroon ng magandang buhay. Alala ko tuloy si ano, Sister Ems, eh, isa sa paborito kong charismatic na panauhin sa character sa scripture, sa Bible, si Saul na naging Paul, no? Si Saul na naging Paul. Actually, ang ano lang po doon is ano, yung S saka po yung P, no? Parang tuloy makikita mo yung S, ano yun, sin, di ba? Satan. Satan or what? Yun yung isang makikita po natin. Alam natin na si Saul ay persecutor during the time of Christ. During the time of Christ. Pero hindi akalain ni Saul na magkakaroon siya ng conversion. So ang Diyos mismo ang mayroon tayong tinatawag doon, Sister Ems, na ano yung in God's perfect time, no? Meron nga po akong inalaw ni Lord, ano? Amen. Meron nga po akong sabihin ko na kapatid ko mismo. Matagal ko nang niyayaya. Matagal ko nang inintroduce ang LSS, marriage encounter, pero maraming dahilan eh. Maraming trabaho, maraming sikasuhin. Eh, ganun talaga eh. Ganun din ako nun eh. Ganun ka rin, Sister Ems, nung araw eh, di ba? Wala tayong time. Ang time natin is talagang very precious. Tawag natin doon nung lumabuhay natin, precious eh. Tama rin naman po. Totoo lang. But time will come. Sabi nga nung isang pare, pag daw po tayo bata pa, lahat
marami tayong iniisip na gawin. Saan tayo pupunta? Saan tayo magta-travel? Anong gagawin natin? Anong hanap buhay? May hanap buhay na maghahanap buhay pa. May puno nang nahanap buhay, mag-a-add-on pa rin. Yun yung madalas na ginagawa po natin. Yung araw po, ginagawa nating gabi. At yung gabi po, ginagawa nating araw. Kapatid, ang araw po, ginawa ng Panginoon para po gumising tayo at magtrabaho. Pero ang gabi po, ginawa ng Diyos para magpahinga at para matulog. Hindi po ba? Eh, misan, lalo na sa kabataan, madaling araw na, gising pa. Oh, wow. Yun yung tinitingnan po natin, yung pag nakilala mo ang Panginoon, pag nagkaroon ng conversion, katulad ni Saul. Kailangan po ba natin mabulang? Katulad ni Saul, para lang makilala ang Diyos? Kailangan pa po bang mayroong trahedya? Kailangan pa po bang mayroong cancer? Kailangan pa po bang mayroong magkahiwalay ang mag-asawa? Magkagulo ang pamilya? Kailangan pa pang maging addict ang anak? Para lang talagang tawagin natin ang Panginoon para magkaroon tayo ng conversion. But dear brothers and sisters, hindi po, sa totoo lang, madalas inaanyayahan tayo ng Panginoon. Ang hinihintay lang sa atin ng ating Panginoon, yung matamis nating yes. And God will do the rest. Amen. Huwag nating pakaisipin. Ako ang iniisip ko noon eh. Nung niyayaya ako nung kaibigan natin, kumpare natin, sabihin ko na, si Brother Architect Dax Alvarez, taga-Kainta. Diyos ko, ang ano ko noon, eh, paano to kung papasok na ako sa charismatic, sa renewal? Di, wala na yung paninigarilyo ko, wala na yung pag-inom ko, wala na yung bla bla bla. No, Ang dami. So sabi ko, alam mo, sabi sa akin nung kumpare namin, sabi niya, Brad, pare, hindi mo kailangan itigil yun eh. It's up to you. Ah, ganun ba? Pero hindi pa rin po, kasi sobrang busy. Lagi sinasabi ko nun sa kumpare ko, sige, magkita tayo doon. Sige, pupunta tayo doon. Hanggang sa after 10 months, 11 months, almost nagsawa na po siya. Until the time, nagkaroon kami ng blindness, katulad ni Saul. Nagkaroon kami ng trahedya sa aming pumbuhay, sa paghahanap buhay. Saka alam po namin, hinanap si Jesus. Saka namin hinanap ang ating Panginoon through the Catholic life in the Spirit Seminar. Amen. And Saul become Paul. Ang ganda ng conversion niya. Kaya nga po maraming tao, katulad ko, katulad Sister Emma, nagpupursige. This is, next month will be our 36 years with the Lord. December 18, 19, and 20. Di namin makalimutan yun. Yun yung araw na talagang doon ko nakita na malas kung ano talaga yung sinasabing bagong buhay. Alam niyo po, nagkaroon ako ng strike noon eh. Talagang tuwan-tuwa ako eh. Kukwento ko lang konti, Sister Ems. No, di ba no, nung matin tayo ng LSS, aga-aga natin, kasi no, nag-ano ka pa nga no, sa dami-dami nang nangyayari sa buhay mo, pati ba naman ang Diyos, pag titripan mo pa, eh, sabi ko, ako seryoso ako, kung di ka seryoso, okay lang. So sumama po siya, aga po namin, I think row 11 ka, row 12 ako. No, ano, row 11 tayo, pareho. So, a brother, sister, magkatapat kaming dalawa. Eh, nakakatuwa kasi ang mga speaker natin, Dr. Lenny Ibarra, introduction pa lang, no? Father Bong Guerrero, God's love. Eh, nagtataka ako, God's love. Di ba? Ang God's love, punong-puno ng pag-ibig, ang pagkukwento, ang pag-share, no? Eh, yung pari po, ang binabanggit po kasalanan. Meron pa nga siyang binanggit noon na kayo na mga husband, no? Marami sa atin, kumisa madaling araw na umuwi. Eh pagturo po niyang ganun, eh ako po yung parang ako tinuturo sa. Para bang ang sabi ko, ano ba itong pare nito? Kilala ba ako nito? No? O baka naman binigyan to ng tip ng kumpare ko, pero ang kumpare po namin hindi niya alam na umaten na kami ng Life in the Spirit Seminar. Siyempre, no? Nakakatuwa eh. Tapos ito, ikot na naman yung pare. Tapos sabi na naman niya, marami sa atin naghahanap buhay. Yung iba sa atin, may sari-sari store. Pero bago mag... Misan, nagdadasal pa. Bago alasais, mag-uurasyon sila. Pero tatawagan yung kanyang kasama sa tindahan. At sasabihin sa kanya, sige, bago ka umakit, bago tayo mag-angelus, pwede ba, check mo muna kung ang bigas na buwasan na ng timbang. Yung sukan, nahaluan na ba ng tubig? Di ba ganyan ginagawa natin? Ako na naman po ang naituro.
Eh siyempre pag ganun po naghahanap ka ng kakampi, sino ba 'yung kasama ko? 'Di ba Sister Emma? Sinilip ko po sa kabilang linya kasi magkatapat po kami. Alam niyo, sinenyasan niya ako. Akala ko kakampi ko siya. Sabi niya, parang sinesya niya sa akin, oh, hala, ayan, ikaw na, lagot ka ngayon. Pwede, brothers and sisters, when new life topic comes, Brother Bingbong Crisologo, itong ko nakita, sabi ko, kung itong tao na ito, sorry ha, bulok ang buhay, binago ng Panginoon. Eh yung ginawa, yung kanyang mga previous life, eh sobra kaysa sa akin. So ako pa kaya na ganito lang po yung aking nangyari sa buhay ko. Ah, nagkaroon ako ng matibay na kwanon, na desisyon. Sabi ko, magbabago ako. Babaguhin ng Panginoon ang buhay ko. And I surrender it to the Lord. Sama ko, sister wife, yun na po naging simula ng aming pumbuhay, a new life with Jesus. Sister Ems, kwento ko naman. Ano naman nangyari sa'yo? Sige lang. Okay. Before we join the renewal, my dear brothers and sisters, ako yung typical na asawa, typical na ina, typical na empleyado. Ayan. So, lahat ng dikta ng mundo nasa akin. Sa galit, na kailangan ako yung boss, something ganon. At si... alam niyo na, sa lumang buhay, ang mga may bahay, ano yung sabi ni Sister Nick? Takatak. Ayun po. Pero when we joined the renewal, ayun na, medyo nagkaroon ako ng pag-intindi kung ano yung totoong buhay kasama ang Panginoon, a new life with Jesus. Unang-una po, yung nga yung sabi ko sa inyo, yung takatak, sabi ni Sister Des. O Max, siya yung speaker nun eh. Natamaan po ako nun. Ngayon po, andun pa rin yung takatak, pero takatak. Medyo may gap na. Konti na lang. Hindi, ewan ko po, pinag-pray ko po sa Panginoon. Kung pwede maalis. Kaya lang eh. Pero I'm still hoping na bago ako mawala sa mundo eh, mawala na yung takatak ko sa sarili ko. My dear brothers and sisters, ang isang nakita ko po is yung pong surrender. Yung pong pagsuko. Amen. Kasi pag nakataas na po ang dalawang kamay natin, parang hold upper. Pag tinaas mo ang kamay mo, magagawa ng hold upper yung gagawin sa atin. Tayo po, pag nakataas ang kamay natin sa ating Panginoon, magagawa ng Diyos ang para sa atin. Pareha na sa uli. Pareha ng mga na-convert, si Zacchaeus, si Bartimaeus. No, yan yung mga tao na talagang nagkaroon ng bagong buhay dahil sa ating Panginoon. Amen. Sabi po sa Romans 8:6, to be controlled by the human nature result in death, but to be controlled by the Holy Spirit result in life and peace. And doon po sa 7-8, ang sabi po is, and so people become enemies of God when they are controlled by the human nature. For they do not obey God's law. Tama naman. And in fact, they cannot obey it. Bakit ganun? In fact, they cannot obey it. Those who obey their human nature cannot please God. Mm-hmm. Doon ako gustong tumutok, Sister Ems, yung in fact, they cannot obey it. Parang idineclare doon ni Paul, ni Saul, kay Pablo, kasi si Pablo po, si St. Paul po rito, doon sa mga taga-Romans. No? Pag daw po hindi natin ma-obey ang God's law, talagang hindi natin ma-obey. Bakit po? Kasi we are in the human nature. We are on the flesh. Kaya nga po, meron tayong Growing in the Spirit seminar na Overcoming the Flesh. Kasi po, ito po yung mga flesh po ng buhay po natin. Galatians 5, verse 19 to 21. The acts of the flesh are obvious. Mm-hmm. Ano yun, Sister Ems? The acts of the flesh are obvious. Yun po yung sa human nature. Sexuality, immorality, impurity, wickedness, sinfulness. Yeah. Idolatry, yung witchcraft, yung hatred, jealousy. Yes. Fits of rage. Meron pa yung self-ambition. Yung selfish ambition. Amen. Factions. Pagkamukulbong. Ayan. Envy. Drunkenness. Maglalasing. And marami pa. Pang dikta ng mundo na yun yung nakakapaghiwalay na sa atin, sa Panginoon. Ang sabi,
kadugtong pa, I warn you. Sabi ni St. Paul, no? I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. And what is the kingdom of God? It is the abundant life, abundantly, exceedingly, wonderfully, magnificently. Mm-hmm. Ang hirap po ipaliwanag, kapatid, kung gaano kasagana ang buhay sa ating Panginoon. Mm-hmm. Ano po yung buhay sa ating Panginoon? Galatians 5:22-23. Mm-hmm. But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, kindness, patience, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito yung abundant life. Amen. Na magiging masaya ka. No? Against such things, and there is no law for that, brothers and sisters. Kaya nga po, dinipreciate ni Paul, ni St. Paul, sa Galatians, sa mga taga-Galatians, na ito yung human nature, ito yung ng Holy Spirit. Yung pong sinasabi na fruits of the Holy Spirit, it is the yung Christ-like. Ito na yung bunga na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. But diba, brothers and sisters, a new life with Jesus is a controlled by the Holy Spirit. Amen. Malalaman naman po natin kung tayo po nakokontrol ng Holy Spirit. Pag nawala na po yung gossip sa atin. Pag nawala na po yung hatred sa atin. Pag nawala na po yung mga kamunduhan po sa atin. At napalitan na po ito ng love, joy, peace, kindness, gentleness, compassion, understanding. Amen. Yun yung isang napakagandang i-share sa inyong mag-asawa, sa mga anak, sa inyong mga magulang, sa kapwa, sa opisina, na ikaw na binago ng ating Panginoon. Ikaw na ngayon, matututo ka ng magmahal, matututo ka ng magpatawad, matututo ka ng magparaya sa sarili mo. Amen. It is because of God, a new life with Jesus. Let us pray, brothers and sisters. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, totoo po, ang hirap pong baguhin ang buhay kung wala po kayo sa akin. Yes. Kasi po, sa totoo lang, Lord God, nabago po ang aming mga buhay dahil po sa inyo, o Panginoon. Hindi rin po namin kayang baguhin ang aming kapwa, ang asawa, no? Hindi namin kayang baguhin ang aming anak kasi ikaw ang gumawa sa bawat tao. Yes. Kaya ikaw pa rin magbabago. Ang kaganapan po sa amin, yayain sila patungo sa iyo, Panginoon. Yes. Kaya Lord God, pinagdadasal namin sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming kapwa, o Panginoon, na nawa maranasan din po nila ang nararanasan naming a new life with Jesus. All these things, Father, we pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.